pumasok sa lugar na deklaradong lockdown. Patay dahil sa coronavirus disease. Para sa coronavirus disease. COVID-19. Tutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan. Pabawal ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Oyung Mali. Ang anumang pagtutupon at aktibidad. COVID-19. Tutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan. COVID-19. At ang ating oras, 30 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa at nanonood sa programang COVID, Bantay COVID-19 na handog po ng DWN Teleradyo at ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Ayan, so kanina po, no, yung nga, tinalakay natin yung tungkol sa ayun nga, yung maraming namatay po dyan sa Italy. At ito ha, latest update po ito sa buong mundo. Ang tinamaan po ng COVID-19 sa buong mundo ay nasa 381,761. Ganun po kadami ang mayroong sakit na COVID. At pinakamarami pong namatay ay dati po China, no? Pero ngayon ay pinakamaraming namatay po sa bansang Italy. At meron pong ano, yung mga namatay po sa buong mundo ay nasa 16,558. Ayan, ganun na po kadami yung namamatay dahil po sa sakit po na COVID. At marami pa rin po ang naka-recover. Yun po ang good news. Sabi ko nga kanina, may laban po tayo sa COVID at higit sa lahat. Siyempre, dahil sa pananalangin natin, dahil na rin po yung iba, pinapalakas yung kanilang katawan. At yung iba naman ay talagang, di ba sabi nga, pag ikaw ay talagang gusto mong gumaling, gagaling ka. Ayun, so marami pa rin po ang gumaling. 100,000 mahigit ang gumaling. To be exact po, 102,429 po ang gumaling na sa sakit sa na COVID. At dito po ay 262,774 ang ano, no, ang active po yung cases po ng COVID. So kasalukuyang nakikipaglaban po sa sakit na to ay 200,000. Yan, so salamat pa rin po sa Diyos. At dito sa atin ay 500 po yung kaso, pero ngayon po medyo tumataas po. At least ano po, halos lahat sila ay gumaling sa COVID, no? At ito naman po, good news naman to sa China dahil 1.5 months silang walang ano, no, lumalabas, total lockdown, pati yung kanilang mga ano, mga businesses, mga bentahan diyan, mga mamahaling mga gamit, lahat po, mga paggawaan ng pagkain, sinira po nila talaga. So ganun sila nagpatupad ng total lockdown sa China. Ayun, pero nito nga po, no, after po ng isa't kalahating buwan ay kamakailan lamang ay meron silang zero yung naiulat dati, di ba? Kung minsan 500, 1,000 yung nagkakaroon ng COVID, araw-araw 400, ganun po sila. Parang ganun sa Italy. Ayun, so pero China has defeated the coronavirus over the last 5 days, so nakaraang 5 araw po. Ayon sa health authorities ay iniulat nila na only one, no, dati nag-zero na sila, no, one locally transmitted case of COVID-19. Isang pasyente po sa Guangdong province ang na-infect ng someone na nag-travel mula sa abroad. So na-infect yung itong ano, no, na kumbaga na hawahan itong taga Guangdong. Sa Wuhan naman, the center of the outbreak and the country's worst hit area, officially on Monday reported a 5th day without new cases. Ayun, good news sa kanila to. Dahil yung mismong ano, no, center po ng outbreak sa China ay sa loob ng 5 araw ay wala nang naiulat
na nagkaroon ng COVID case sa kanila. Ayan, so dahil ito sa ipinatupad na lockdown, walang matigas ang ulo. Pero kung siguro dito sa atin, ipatutupad ito ng mahigpit, walang matigas ang ulo, walang ganong lalabas. Maliban na lang, dito po sa atin sa Kapitolyo, tayo nagpapasalamat sa ating minamahal na Governor Ohi Umali dahil sa pagpapatupad po nito. Diba, ang pumapasok na lamang po sa Kapitolyo, yung mga... Siyempre, yung mga nagtatrabaho po sa district hospitals natin sa buong Nueva Ecija, Gapan District Hospital, San Antonio, San Jose, Gimba, ayan, mga district hospital po dito, yung mga nurse po natin. Siyempre, sa ELJ, yan po, pumapasok po yung ating mga frontliners. Ayan, salamat sa mga frontliners po natin. Patuloy po natin sila ipanalangin. At ganun din, wala nang pasok sa Kapitolyo maliban na lang sa mga nagpapalakad ng payroll. Siyempre, kailangan ng pera ng mga nagtatrabaho, yung mga lalo na yung mga nurses natin, mga doktor. So, lahat po yan ay yung mga pumapasok po, yung mga nag-aayos ng payroll. At siyempre, tayo dito sa DWNE Skeletal Force, ang pumapasok na lang po yan, si Ate Edna, ang ating production assistant, ang ating mga kasama sa technical side, andyan si Director Den Xavier, andyan si Duan sa Panta, at kasama rin Jason Ponce, at ganoon din kasama natin si Ate Marlene, si Kuya Raymond, at sa technical side, ay sa production, ang kanilang head, si Maylene Ponciano, sa broadcast head po natin, kasama natin si Miss Gina Kaling. At sa newsroom, ako po, at ako po si Juanet Buandad. Siyempre, kasama natin bukas pala, di ako papasok bukas. Ayan, pero, ayun, ano tayo, mag-monitor pa rin tayo. Bukas naman, kasama nyo pala sa, sa newsroom naman si Ate Maureen Pagaragan. Ayan, so bukas din, ibang empleyado naman ang papasok. So salamat kay Governor dahil sa pagpapatupad po nito. Upang, yan, layunin ni Governor na walang mahawahan ng sakit ang sa mga taga-Kapitolyo. Mahirap na, no? Baka napakaraming empleyado ng Kapitolyo. Ayan, sana po patuloy tayong manalangin, huwag tayong mahawa. Ayan, ito pa, siyempre kasama natin ang mga masisipag po nating reporters na nasa labas. Na kahit hindi pumapasok dito ay nagpapasok pa rin po ng balita. Ayan, ngayon naman kasama natin si kasamang Julie Reyes. Hello, Julie. Salamat, Katamping Wanet. At salamat sa espasyo para maipaliwanag natin ang 24-hour validity lamang ng passport sa Barangay Cabo. Katamping Wanet, sabi kasi ng ilan, ay bakit daw isang araw lamang o 24 hour lang ang validity ng pass sa Barangay Cabo. Mm-hmm. At hiningan natin ng paliwanag si Captain Dominic Pichos. Eh sabi niya, kaya daw 24 hours lamang para mahigpit na ma-monitor kung sino yung naglalabas-masok. Eh araw-araw naman daw, may tao doon sa Barangay Hall na pwedeng kumuha. Mm-hmm. At kakampi Juanet, medyo may question din yung iba, bakit daw sa Cabo dalawa yung pass? Pagka pupunta ka sa bayan, iba pa yung pass mo. Mm-hmm. Eh, sabi niya, kasi daw kapag iba pa yung pass sa bayan, makikita kung sino ang lumabas ng barangay. Para kapag sakalit kailanganin sa contact tracing o history, ay mabilis daw na maibibigay na nila ito sa mga kinaukulan. Kakapiwanit kasi raw kapag naidala ang pasyente sa ospital, ay tinatanong yung history. Mm-hmm. At kung minsan, hindi nasasabi lahat yung history at meron mga pagkakataon na nagiging fatal ito katulad ng ibang mga nabasa raw na balita na yung doktor ang nagkasakit kasi hindi sapat yung history na ibinigay sa kanya ng kanyang pasyenteng ginagamot. Kaya sabi niya, kung kumpleto sila ng detalye, baka makatulong ito sakali at merong pasyente pero wag naman sana. At kakamping Juanet, isa pa niyang sinasabi, yung lahat pala ng mga proof ay nilagyan na niya ng isang entry at isang exit lamang. So, dun po sa mga nagtatanong bakit marami yung mga nagbabantay, eh kasi nga po, ninanais na talagang yung mga taga rito sa Cabo lamang daw sana at yung
nilalagyan na pala nila ito ng strict measures dahil nais nilang makatulong na ma-flatten yung curve. Mm-hmm. Ang madalas doon na paliwanag na sinasabi sa kampi, sa pigwanit, yung virus daw ay mapapasalin. Kaya kung wala ng mga tao na maglalabas-masok sa isang lugar o sa ibang mga particular na area, maliban, syempre dun sa mga frontliners, so dun sa kailangan talagang makapagpapaho, ay mababawasan ang tsansa na mailabas pa o magkaroon pa ng mahahawahan itong coronavirus disease. Hinihingi ka sa pingwanit ni Kapitan Bujos ang pangunawa ng lahat kung bakit isang araw lamang ang validity ng pass at binanggit niya ang kanya namang pagsuporta sa iba pang mga frontliners katulad natin sa media, ang mga pulis, ang mga sundalo na at ang mga health workers na patuloy na gumagampan sa kanilang kukulin sa kabila ng nakatatakot na katampingwanet na banta ng sakit na COVID-19. Both dito sa Barangay Cabu, Cabarroan City, okay, maraming salamat kasamang Julie Reyes. Nagulat mula po sa Cabu, Cabanatuan City. Ayun, pinaliwanag ni kasamang Julie yung mga katanungan daw po ng mga kababayan, mga kabarangay sa Cabu. Bakit 24 hour lamang o 24 hours ang validity ng pass. Ayun, so kagaya ng sinabi ko kanina, quarantine pass at travel pass. Ayun, kagaya ng travel pass, araw-araw po kayong hihingi sa kapitan kapag kayo lalabas. Kung kayo ay araw-araw lalabas. Ayun, so yung isa naman po yung quarantine pass. So dalawang pass pa po yung inyong hihingin sa inyong kapitan para po kayo ay makalabas. Halimbawa, punta kayo ng city proper kasama po yung ano, no? Ayun, kailangan kayong magkaroon ng quarantine pass kapag lalabas kayo ng bahay. Ayan, so kapag kayo naman po ay, halimbawa, from Bungabon nga kayo, Laur, punta kayong Cabanatuan City at kailangan yung bumili ng gamot, lalo na yung mga maintenance sa gamot, walang mabili sa inyong lugar, hindi po kayo ng travel pass sa inyong kapitan. Pero, pinapaalala po ng PNP, kapag kayo nakamotor, wala kayong angkas. Hindi dapat mag-angkas. Kapag naka-tricycle, hindi rin po kailangan ng angkas kasi hindi po kayo papadaanin. At kayo, kung kayo naman ay nakasakay sa four wheels, yung pasahero nasa likod. Yung sabi kanina rin dito sa Palayan City, pasahero nasa likod, ang driver, syempre nasa harap, diba? Yung pasahero, parang may driver ka talaga, ikaw nasa likod ka. Ayun. Okay, ito po ha, meron tayong latest update sa mga confirmed cases and death by country, territory, or conveyance. Ayan, so pinakamarami pa rin po ang naitalang kaso sa China, 81,171. Pangalawa po yung Italy, pangatlo po yung US. Ang Italy, 63,000 mahigit, 46,000 naman sa USA. At pinakamarami naman pong namatay ay sa Italy. Nadoble na po, no? Kung ang China po ay may namatay na 3,277, sa Italy po, yung pinakakalungkot, 6,000 na po yung namamatay, 6,077. Ang naka-recover naman po sa kanila ay nasa 7,000 na mahigit. Sa US naman, pumangatlo, no? Ang total death sa US ay 582. At ito nga, ang naka-recover naman po ay 295. At ang mga may bagong namatay ngayon, pinakamarami sa US. 29 po yung namatay sa COVID sa nakalipas na magdamag. At dito naman sa atin, sa Pilipinas, ayun, updated to, no? 501 cases. At ang total deaths ay 33. 19 po yung naka-recover na sa coronavirus dito sa Pilipinas. At ang active cases po sa sa total cases na 501 ay 449. Yun po ang active cases na meron pong COVID. At thank God, salamat sa Diyos dahil isa lang. Pero hindi naman natin hinihiling na dahil merong isa. Pero buti na lamang po, no? Salamat pa rin. Dahil 449 po ang active cases, ang serious po at critical ay isa lang.
Ayun, so salamat po at sana nga no, gumaling pa itong critical na ito o nasa serious pa rin. At ayun nga no, sana wag na bang madagdagan. Dito sa Nueva Ecija, meron po tayong tatlong kaso. Sana po wag na rin madagdagan. So wag naman pong matigas ang ulo. At wag po tayong, yun nga, wag lumabas ng bahay, lalo na yung mga bata. Sa bahay lang tayo. At kung kayo po ay naiinip, no? Naiinip kayo sa bahay dahil walang magawa. At tandaan po natin, 1.7 billion nakatao sa buong mundo ang naka-quarantine. Isipin po natin, hindi lang tayo ang nasa bahay. Buong mundo po yan. 1.7 billion sa mahigit 50 bansa sa buong mundo ang inatasan po na manatili sa kanilang mga tahanan. Ayon, habang ang kanilang pamahalaan ay lumalaban sa coronavirus pandemic. Ayan, base po ito sa tally na ginawa ng agency ba to? France Press o AFP. Ayon. Ayon sa AFP, isang global news agency. Ayan, ilang bansa gaya po ng Pilipinas ang nagpapatupad ng mandatory lockdown habang ang iba naman ay nagrekomenda ng stay at home para hindi na kumalat po yung coronavirus. Ayun, so habang nasa bahay kayo, inip na inip ka, ayun, gusto mong mamasada, gusto mong maglibot, magswimming, lahat ang pwedeng ginagawa sa labas ng bahay, isipin mo 1.7 billion tayong inatasan na manatili sa bahay. Pero kami po, kahapon nasa bahay kami maghapon. Hindi kami lumalabas. Pero dahil skeletal force ang DWNE, napipilitan kahit ayaw mong lumabas, no? Pero mapipilitan po kaming lumabas. Ayan, alang-alang po sa aming sinumpaan na kami po ay magpapahayag sa inyo, magbibigay po ng information sa ating mga kababayan para po, yun nga, updated kayo, alam nyo dapat gawin. Ayun, so kaya po kami ay at risk pa rin, no, di ba? Pag-uwi ng bahay, kailangan maligo agad. Kung sakali mang may nalanghap kami o na anong COVID. Pero dito naman mukhang wala namang may sakit, ano? Ayan, malalakas sa mga taga DWNE. Ayan, walang may sakit dito. Ayan, sa India po, kung dito sa atin sa Pilipinas, ilang million tayo, no? Sa India, 700 million ang tao doon. Apektado ng lockdown tayo, 100 million mahigit. Sa India, 700 million apektado ng lockdown po. Sa 34 na bansa rin, nagpatupad ng mandatory lockdown measures, binubuo naman ng may 700 million katao. Mahigit. Ang France, gaya ng France, Italy, ayun, nangangatiilong ko. Nangangatiilong ko, lalagyan ko ng alcohol ate. Ayun. Ang France, Italy, Argentina, at yung US State of California, Iraq, at Rwanda, ay ilan lang din sa nagpatupad ng lockdown. Ang pinakahuli pong nagpatupad ay yung Greece na nagpatupad, ang pinakahuling nag-impose ng mandatory confinement measures na naging epektibong lamang ngayong Lunes. Ayan, so pinakamababang kaso. Ay, hindi pala natin makikita yung pinakamababang kaso ng... Ayan, halos lahat ng bansa, kung titignan mo pala, 100 plus. Ayan, meron 200, 366, 300 plus sa lahat ng bansa. Sa buong mundo halos meron na ring mga sakit na coronavirus. Ito medyo mababa pa, no? Sa, siguro ito yung maliliit na bansa. Ito may tinakakaunting kaso po. Halimbawa, Vatican City, pero itong Vatican nasa Rome, nasa Italy ito eh. Itong Vatican. Syria, meron pong isa. Somalia, isa rin. Sa Papua New Guinea, isa. Sa Mozambique, isa rin. Ayan, isa ang kanilang... Pero active cases yung sa kanila, pero wala namang critical. Isa rin sa... dalawa sa Nepal. Sa Myanmar, dalawa. Ayan, kung babanggitin ko lahat to, no? Abutin tayo ng alas 6 ng gabi at Edna. Ayan, so ito lang ha, yung mga medyo kilala nating bansa. Sa Mongolia, 10. Tabi to ng China, itong bansa na to, no? Ethiopia, sa Africa ay 11. Tanzania, 12. Yan, kakaunti pa lamang po sa kanila. Sa Kenya ay mayroong 16 na kaso ng coronavirus. Ayan, so habang tumatagal yan, paparami na, no? Susunod, pinakamarami din. Pagkatapos po ng US,
ay ang ano, no, Spain. Dahil lang Spain, ha, sa tabi lamang po yan ng Italy. At susunod, katabi rin ng Italy, ang bansang Germany. At dito naman sa ano, no, Iran ang sumunod din, susunod din, after ng Germany, Iran, 23,000 ang merong coronavirus. At ganun din ang France, South Korea, Switzerland, UK at Netherlands. Yun, ang dami na rin pong kaso ng naturang sakit. So, sabi nga natin, no, manalangin tayo para ang Diyos ay pagalingin ang ating bansa, ang ating mundo. Ito, latest update po, deadliest day sa US, record death toll sa loob ng isang araw umabot ng 157. Ganun po karami yung namatay. Kinumpirma ng US state health officials na umabot na rin po sa mahigit 100. Yung nga total of 157 ang nasawi sa loob lamang ng isang araw dahil sa coronavirus pandemic. Sinasabing 157 deaths ang kauna-unahang nangyari sa US mula nang kumalat ang deadly virus. Sa ngayon ay umabot na po sa 520 ang namatay. Ayan, no? Lumobo na sa 520 pala ang estado ng New York ay lahat na nagmula sa pinakamaraming binawian ng buhay in a single day na umabot ng 157 yan. Pinakamarami pala sa New York. Samantala, sa loob bumano ng 72 oras, magsisimula ng itayo sa New York at Seattle ang mga Army Field Hospitals. Ito yung kinumpirma ng Chairman of the Joint Chiefs, General Mark Milley, na sa gitna na rin ng paglala ng sitwasyon. Ang bawat ospital po ay merong 248 kapasidad na bed, kung saan 48 ay nasa ICU beds. Ang bawat mobile hospitals ay mayroon din kasamang 11 ventilators. Pero una po sa balitang ito, ang US top health officials ay nagbabala sa kanilang mamamayan na asahan daw po yung paglala ng kaso ng coronavirus. Sa ngayon po, nasa mahigit 42,000 na katao sa US ang kinapitan na ng coronavirus disease. Yan po, no, iniulat dyan sa US, pinakamaraming namatay mula nung kumalat ng coronavirus ay itong araw, nakalipas na magdamag, no. At nga po, dahil yan sa siguro, yun nga, hawa-hawa na, no. May matigas ang ulo, kahit may matigas ang, merong hindi pa saway, kung may matigas ang ulong labas ng labas, yung ganun po talaga mangyayari kahit dito sa atin sa Pilipinas. Kaya panawagan ng mga frontliners, paulit-ulit po, bakit kailangan wag lumabas ng bahay? Siyempre, wag lalabas ng bahay para hindi ka mahawa. Ganun lang po kasimple, at para hindi ka rin manghawa ng iba pa. At paalala rin po ng PNP sa mga nagpapakalat ng fake news, huhulihin na po kayo. Ayun, huhulihin na yung mga nagpapakalat ng maling balita. Ito po, ha, bagong balita lamang. Pinabulaanan ni PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banac ang balitang sa pamamagitan daw, may balita po kasi na sa pamamagitan daw ng militar at ng pulis, ayan, magsasagawa daw ng pag-spray ng pesticide ang pamahalaan sa buong bansa upang labanan ang pagkalat ng virus. Ito po yung balibalita, pero ito po ay fake news. Ayon nga po, pinabulaan na ng PNP na hindi po totoo ang balitang ito. Ayon kay Brigadier General Bernard Banac, walang ganitong uri ng kautusan dahil sinabi ng Department of Health na para lamang sa peste ang pesticide at hindi para sa virus. Magkaiba po yon. Hindi pa ala pa pong naimbentong gamot sa virus, no? Sa bacteria meron, antibiotic ang tawag doon sa mga antibacterial, no? Kapag halimbawa ang sanhi ng sore throat, bacteria, painumin ka ng antibacteria o antibiotic. Pero wala pa pong gamot na antivirus, kaya yung sipon ay sanhi po ng virus yung sipon. Kaya, ala pong gamot sa sipon para mawala yung sipon natin dahil virus po yon. Ngayon, ang pwede lang gawin, ang na gawa lang nilang gamot, ay yung pampaluwag ng sipon. Halimbawa, nakabara yung sipon sa ilong. Yung meron pong gamot, parang nasal decongestion, yun, para lumuwag yung
sipon. Ibig sabihin, hindi magbabara, hindi ka mahirapan huminga. Yun ang iinumin mong gamot. Pero yung virus laban sa sipon, wala. Kaya ang sabi nila, pag sinisipon ka, uminom ka lang ng maraming maraming tubig. Ayun lang, para lumuwag yung sipon, para lumabas agad. Pag lumabas, okay na. Inom ng vitamin C, pampalakas ng immune system. Kumain ng masusustansyang pagkain. Yun ang kailangan natin para malabanan yung virus. So, wala pong gamot na invento pamatay ng virus. Ganon din po yung pesticide ay hindi po ito. Kaya huwag kayong mag-spray ng pesticide sa bahay nyo. Huwag po, mali po yun. Dahil pag nalanghap ng bata yon, hindi man o kaya ng pamilya natin, hindi ka man mamatay sa virus, malalason. Malalason po tayo pag nag-spray ng pesticide. No? Halimbawa, in-sprayan, na-sprayan yung inuminan nyo ng tubig, o kaya yung baso hindi hinugasan, tapos ininom mo, di ba? Ginamit mo pang inom. So, maaari ka malason. So, wag pong gagamit ng pesticide dahil hindi po totoo na pamatay yun ng virus. Ayan, iginiit po ni Banak na nagsimula na ang PNP Anti-Cybercrime Group o ACG na pinangunahan ni Brigadier General Dennis Agustin ang pagsasagawa ng technical investigation to para ma-identify ang mga author, yung mga gumawa, no? Yung mga sumulat po ng mga disinformation at para po sila ay managot. Yung mga nagpapakalat ng maling balita, yung mga sumulat, ano? Yung mga nagsulat ng maling balita ay hinahanap na po yan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ibig sabihin, ayan, pag nahuli kayo, di makukulong kayo, di ba? Ayan, pinasinungalingan din ni Banak ang balita na magkakaroon na ng looting sa maraming bahagi ng Luzon sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine. So, hindi rin po totoo yon na merong, ano, magkakaroon ng looting, ano, dahil sa pagpapatupad nga po ng ECQ. At nauna rito, nagbabala si PNP Chief General Archie Gamboa na makakasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat po ng maling balita. At umapila si Gamboa sa publiko na iwasan yung pag-share. Yun. Kapag hindi naman po natin sigurado kung totoo yung nag-send po ng balita sa social media, huwag na po natin i-share pag alam naman natin na hindi, kumbaga, hindi legit yung nag-post, ano, para maiwasan din po natin na makapagkalat, o kasi kung hindi mo i-share yon, hindi kakalat. Pero kung na-share na, senior nung nakakita, kakalat po yung mga maling balita. So, ang mangyayari po, mag-create ng panic sa mga mamamayan, kagaya yung ano, no, o, diba, ba't di ka magpapanik kung mag-spray dito ng pesticide? Pag nalaman mo yon, syempre magpapanik ka, bakit mag-spray sila ng pesticide? Yun, so, hindi po totoo yon. Yung, ito po ay maling balita. Ayan, inatasan naman na, ang PNP ACG na bantayan ng mga post sa social media na nagpapakalat ng maling balita. Yan, kaya po kayo ay, kung nais nyo po yung mga tamang balita, tayo po, no, dito sa DWNE, yung ating bantay COVID-19, meron po tayong mga updates kung about sa PUM, PUI at kung ilan na po yung merong COVID dito sa atin sa Nueva Ecija. Tayo po ay hindi basta gumagawa ng balita, no? Galing po yan sa DOAIDS, sa Interagency Task Force COVID na itinayo po ni Governor Oy Umalis. Lahat sila nag-uusap-usap kung ano nang nangyari, kung ilan na ba, kung meron bang nahawa. Lahat po yon ay pinag-uusapan. Kung pwede na bang ilabas, kailangan din po. Kami din po dito sa DWNE, nagpapaalam din po kami sa Interagency Task Force, maging sa DOAIDS, sa mga empleyado, ganun din po sa nangangasiwa po nito. Nagpapaalam po kami kung pwede na po ba naming i-post ito. Ito pong update na ito, kung ito pong balitang ito, pwede po ba naming ilabas? Ayan, sasabihin nila, sige, hindi pa pwede yan, hintayin nyo muna. Kaya hindi po namin ipapalabas kaagad. So, yung mga pinapalabas po naming balita, chine-check din po yan kung totoo, kung tama. Ayan, chine-check po namin. At yun nga po, sabi ko, i-check yan kung pwede nang ilabas. So, kaya po, para makasiguro po tayo na tama po yung ating i-share sa social media, i-share nyo po yung mga balita dito sa DWNE. At syempre, yung pong mga nag-like, yung mga nakabasa ng balita natin ay
pwede po nyong i-like kung ating page o kaya i-follow yung page po natin, DWNE 900 kHz. Yun po ang ating Facebook page. Ito, meron tayong ulat ka barangay mula Quezon ang nag-text. Sabi po niya, sa San Andres, Quezon, Nueva Ecija, sa pamumuno ni Kapitan John Arnold Matias ay tahimik naman at masunuri ng kaniyang nasasakupang mamamayan. At sila ay sama-sama din sa pag-checkpoint, kasama yung sa ongguli ang barangay, kasama ang mga tanod. Kaya maganda rin ng, ayun, yung pagsunod daw yung ng mga mamamayan sa San Andres to Quezon, Nueva Ecija, na nasasakupan ni Kapitan John Arnold Matias. Ayun, so... Pero tandaan po natin, no, yung mga nagche-checkpoint, kailangan po ng, dati po ay social distancing ang tawag doon. Pero ngayon po, physical distancing, yung nga po na kailangan, at least ano, ilang metro, no, 1 meter mahigit. Kanina naman po natutuwa tayo dyan sa Pulis Palayan. Dati kasi, sabi nga, di ba, halos, pag nagche-check sila, halos yung ulo nila nasa loob na nung kotse o nang sasakyan. Pero ngayon medyo naka-distance, so... Yung nga po doon sa, na-picturean ko pa kanina yung isang pulis habang kinakausap yung dumaraan, medyo malayo. Huwag naman yung malapit kasi baka merong, alam ba, may COVID yung nasa sakyan, mahawa pa yung pulis, di ba? Tapos hawa-hawa na sila mga pulis. Wala nang mag-checkpoint pag nahawa yung mga pulis. So, ganun din po, kung nakasagap man ng virus yung pulis, hindi niya mahawa yung nasa sakyan. And vice versa, yun po kailangan, panatilihin pa rin po natin na tinutupad yung physical distancing. Ayan, so sa Santo Domingo Market naman daw, sabi pa rin po ni Ulat Kabarangay, Marcy Gagarin, may inam din, nakikisa yung mga mamamayan na mamimili, maayos silang sumusunod sa inatas na alituntunin ni Mayor Aimee de Guzman. 1 meter ang layo ng distance ng bawat mamimili at mabilis din mamili ang mga buyer at mukhang pag isang linggo na raw ang pinamimili ng ibang customer. At naging matapat naman ang mamamayan sila na nakikisa at sa tumutupad sa mga alituntunin na pinapatupad. Ayan, mula daw sa Santo Domingo Public Market, ang nag-uulat si Kakamping Marciana Gagarin, yung ating ulat kabarangay. Yan, maraming salamat po. Ayun sa mga ating ulat kabarangay na medyo natulog ng ilang panahon, so pwede po kayong mag-text kung ano pong kalagayan sa inyong lugar, pero wag na po kayong masyadong gumala naman. Pero kung nabawa, medyo nakaka-text mo naman si Kapitan, tanong mo kumusta ang lagay, pwede na po yun. Ayun, saka inform nyo po kami, text nyo po sa, isend nyo po ang inyong balita. Pwede po kayong mag-text sa 0956-815-6944. Ay, 94 pala. Ulitin ko, no, mali pa. Ayan, sa ating DWNE Globe number, 0956-815-6494. At para sa ating Smart number, 0918-335-9910. Inuulit natin ang ating Smart number, 0918-335-9910. Ayan. Wala akong internet. Ayan, nawala ng internet. Nawalan tayo ng wifi. Sabi ko pa naman, babatiin ko yung ating mga ano, no? Pero baka sakaling pwede rito. Mainit na showbiz balita. Mm-hmm. Ayan, napunta tuloy sa showbiz balita, no? Na malita. Ang ating oras, 5 minuto. Ba't ala po bang wifi? Ayan, so, sabi ko kasi kanina, babatiin ko yung ating mga nakikinig. Naman po para sa ating mga frontliners, isang balita pa, approve na kay Pangulong Duterte po yung hazard pay. Yan, salamat naman sa ating Pangulo dahil ito po ay para sa ating mga frontliners, sa mga pumapasok, no? Kagaya po ng mga nagtatrabaho sa mga district hospitals sa Nueva Ecija, kagaya po ng mga pulis, mga sundalo na sa checkpoint.
kahit gabi na sa checkpoint po sila, nagche-check ng mga ano, ng chine-check nila kung merong lagnat ba yung mga dumaraan. At may kasama po sila mga health professional na kung sakaling merong sakit yung bawa nakasakay sa sasakyan ay talagang ano no, idadala na yan sa ospital para hindi na, kung sakaling may COVID, may sakit para hindi na po magkaroon ng, o kaya hindi na makahawa. Ayan, so ito po ay inutos ni Pangulong Duterte ang bigyan ng hazard pay ang mga empleyado ng pamahalaan na patuloy na pumapasok sa trabaho sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Sinabi po ni Senator Bongo, nilagdaan kahapon, no, pinirmahan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang administrative order na magbebenepisyo sa lahat ng government workers na patuloy na gumaganap sa kanilang tungkulin sa kabila ng banta ng coronavirus. Yun sa kautusan po na kapaloob sa Administrative Order 26 na nilagdaan ng Pangulo kahapon, March 23, ang naturang administrative order inaatas sa national government agencies, gawin din sa mga state universities and colleges, at sa mga government-owned and controlled corporation na bigyan ng hazard pay ng hindi lalagpas sa 500 kada araw ang bawat personal na regular, maging ang contractual o mga nasa casual position sa national capital region at sa iba pang local government units. Kwalipikado rin dito ang mga contract of service, job order o kahalintulad na personnel. At pinabibigyan din ng hazard pay ang mga empleyado ng Senado, ganun din ang House of Representatives, Judiciary, Office of the Ombudsman at mga nasa Constitutional Office. Ayan, sa as of ano, no, March 24, 2020, kanina pong alas 10 ng umaga, nung nag-update po yung DWNE sa atin, no, meron tayong PUM or People Under Monitoring, yung mga minomonitor po. Ibig sabihin po yung minomonitor ay may sakit na, kaya lang po minomonitor kasi maaring galing, meron silang travel history nang galing sa Metro Manila na kung saan napakarami pong nagkaroon ng COVID. Ayun, mga maling nakasalumuhan nila, nakatabi nila sa bus, nakatabi sa mall, nakabungguan, o kaya naman kapitbahay pala nila may COVID, tapos nandito sa Nueva Ecija. Sila po ang mga people under monitoring, 25,396 po dito sa Nueva Ecija. Kasi yung iba dyan, galing po ng ibang bansa, galing ng Japan, ng Canada, galing ng kung saang-saang bansa. Ang PUI naman po ay person under investigation, iniimbestigahan na sila yung mga iba po dyan, nasa ospital na po, no? Kasi maring may sintomas na sila nung COVID. At confirm po na mayroong COVID dito sa lalawigan natin ay tatlo. Ang alam ko po yung isa ay isang galing po ng ibang bansa, galing sa Japan. Yung isa naman po nagtatrabaho sa Manila. At yung isa naman ay galing din ng Manila, so parang health professional po ito. So, at meron pong isang namatay. Yun po ang latest update natin dito sa Nueva Ecija. So, salamat po sa DOH at sa Interagency Task Force na tinayo po ng ating Governor Oy Umali na nagmo-monitor po sa mga, ayun po, sa mga kababayan po natin. Kahit po yung hindi lamang mga PUI, kundi pati mga PUM po. At sa mga nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live, binabati po natin. Ayan, si Laura Ladignon, magandang tanghali daw. Si Devin J. Fedelino, sa Palayan, keep safe, Palayan City. At si Carol Macha Santiago, watching from Santa Rosa, keep safe everyone. At ganun din si Desiree Gweb. Ayan, maraming salamat daw po sa mga nagbibigay ng relief goods sa San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Si Queenie Delo Valdez Nacario, stay safe po sa lahat. Nanunood po siya from Kuya po, Nueva Ecija. Si Abigail Rocco, ayan, magandang hapon daw. Totoo po ba na may namatay na yung nagpositibo sa COVID-19? Ayan, so hindi pa po natin alam yung update. So kung meron pong hindi pa po natin alam yung balita na yan. So, maaari lamang
And yan yung aking pinsan, Real Sibayan, keep safe daw. God bless us all. Yan. Ganun din, ingat din dyan sa Dubai, no, kung saan meron din naman mga naiulat na merong sakit na COVID. Ingat po yung mga kababayan natin, mga OFW at yung mga ano, engineer, kahit ano pang trabaho po natin dyan sa ibang bansa, ingat po tayo. Sumunod po sa mga patakaran. Kung dito sa Pilipinas, matitigas ang ulo natin, no? Matitigas ang ulo ng mga Pilipino, sa totoo lang. Pero pagdating po sa ibang bansa, sumunod po tayo sa patakaran. Sabi nga nung iba, nababasa natin, no, yung ibang OFW, maaring baka daw kasi, halimbawa, wag namang mangyari. Kapag na-COVID sa ibang bansa, nagkasakit, tapos merong nangyaring di maganda, uwi sa Pilipinas, abo na lang. So, wag naman sana mangyari yung kaya makikooperate po kayo dun sa ibang bansa. Huwag matigas ang ulo, yan. Ingat din at lagi magdasal. Nanalangin ng blessing and guidance po ng ating Panginoon. Okay, at ngayon po sa iba pang nating mga balita. Ayan, mass testing, sabi po ng DOH, ay malabo pa raw pong mangyari. So may humihiling po kasi ng mga kababayan natin na kung pwede magkaroon ng mass testing. O ibig sabihin, itetest lahat yung tao daw sa COVID. Ayan, nagpahayag ang Department of Health na hindi pa raw magpapatupad ng mass testing para mabatid kung sino-sino ang may taglay na coronavirus o COVID-19 habang hindi pa daw inirekomenda ang rapid test kit na kayang malaman daw ang resulta sa loob lang ng ilang minuto. Ayan, kasi hindi pa naman po na i-recommend yung rapid test kits, no, na pwedeng malaman ng ilang minuto yung kung meron nga bang COVID. Ayan, sinabi po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri na hindi pa inirekomenda ang mass testing sa ngayon dahil sa hindi pa naman daw po umano magiging efficient sa kasalukuyang kondisyon ng mga nasa quarantine. Iginiit niya na sa Pilipinas kailangan palawigin pa ang pagpapatupad ng quarantine bago maisagawa ang mass testing. Nilinaw din niya na may resources na ang gobyerno para dito. Hindi pa naman inirekomenda ng DOH ang paggamit ng rapid test kit dahil sa nagpo-false negative umano ito. Ayun, kaya hindi pa po pala inirekomend dahil nagpo-false negative umano ito. Kumbaga, hindi pa ganun ka-accurate yung rapid test kit. So, nag-aaralan pa siguro mabuti. Pag inirecommend na baka sakaling pwede na po. Ayun. So, mahirap naman kung halimbawa wala kang COVID. Tapos, doon sa ginamit na rapid test kit ay nag-positive ka, di ba? Gano'ng katakot yun. Baka sabi nga, no, kalaban mo na yung COVID, kalaban mo pa yung isip mo. Siyempre, di ba, malaman mo may sakit ka. Hindi po sinong hindi, parang, alam nyo na, parang takot ka, parang mababaliw sa takot, ganun. Yun, merong ganun, di ba? May pwedeng mangyari yon. So, hindi po inire-recommend yung pagkaka, kumbaga, hanggat hindi pa po accurate yung mga rapid test kit na to, ay hindi pa po pwedeng gamitin. Okay, at sa mga po nagdiriwang po ng kaarawan, binabati ko po kayo ng happy birthday. Although bawal pa rin lumabas, 'di ba? Kung minsan kasi ngayon, pag magbe-birthday ka, lalabas na lang yung family, yun ay uso ngayon para ayun sa labas na lamang magkakaroon ng celebration. Pero dahil nga po sa enhanced community quarantine, bawal nang lumabas, bawal na mag-celebrate ng birthday. Ayun, sa bahay na lang, magluto na lang ng spaghetti, magluto na lang, kumain na lang ng ano, no, magluto ng pansit. Ayun, saka na lang mag-celebrate ng bongga kapag pwede nang lumabas. Ayun, so, ang ating oras, 15 minuto makalipas, ang alas 3 ng hapon, kayo patuloy na nakikinig po sa, at nanonood, napapanood po tayo sa Channel 47. At napapanood tayo ng live sa Facebook at napapakinggan sa himpilan ng DWNE 900 kHz sa inyo, Dalapihitan. At kayo po ay nakatutok ngayon sa programang Bantay COVID-19. Yan, so paalala po sa ating mga ulit ka barangay, no? Maaari kayong mag-text
ng inyong pong ulat sa inyong barangay. Kaya nga ulat ka barangay eh, diba? Sa mga barangay po natin, para ma-update naman po yung ating mga kabarangay sakaling nakikinig sila. Ayun, so para malaman na rin po ng mga taga-ibang lugar kung pwedeng, ano bang pwede. Katulad sa Bagong Buhay, bawal dumaan. Bawal dumaan po yung mga hindi taga-Bagong Buhay, Cabanatuan City. Ayan, sa mga ano naman po, diba ngayong panahong ito, March 24, ngayon po ay March 24, 2020. Ayan, so dati-dati, pag ganitong panahon, ang ating pinakakaabangan palagi, yung graduation. Lalo na, diba, first time ng mga bata, yung mga pre-LM, ay hindi pala pre-LM, daycare, meron silang, ano bang tawag doon, yung... Level up ba yun? Level up nga ba yun? Ayun yung mga nag-graduate ng pre-LM ay daycare, tapos high school, elementary, meron silang, di ba ngayong panahon ngayon, graduation ceremony. Ayun, dahil wala nga pong, ayun nga, nalulungkot yung aming, kumbaga yung pamangkin, ano, dahil first time sana nag-graduate. Graduation ng elementary, pero dahil ngayon nakakalungkot, walang graduation ceremony. At sa college naman, meron naman daw, kaya lang, hopefully by May, sana po wala ng quarantine, wala ng COVID, para ma-celebrate naman po natin yung mga graduation at matikman naman yung graduation ceremony. Ayan, so merong nag-chat sa atin, parang load din pala ang quarantine pass, may expiration with 24 hours, sabi po ni August. Ayan, so oo, meron nga, no? May expiration po ang quarantine pass, 24 hours po. Sabi nga nang naiulat po ng ating kasamang Julie Reyes, 24 hours ang validity ng pass, kaya naman po 24 hours kasi... para po malaman ng barangay kung ilang beses ka lumabas ng bahay, ilang beses ka nagpunta ng palengke. In case na sabihin po na yung ano, dito sa supermarket na ito, meron palang, halimbawa, merong empleyado na merong COVID. Bawa, limang empleyado pala. O sino ba yung mga nagpunta ng supermarket na ito? Yung iba, nagtatago na kasi ayaw ma-quarantine, ayaw madala sa ospital. Ngayon, ang gagawin, i-check ngayon sa mga barangay kung sino ba yung mga lumabas ng gantong araw ng ano, magpunta ng supermarket. Sino bang mga lumabas, diba? Sa ating barangay ngayong araw na ito. Malalaman po yan para matrace po kaagad kung sino yung mga lumalabas. At para hindi na rin po maglisaw-lisaw sa kalsada, yung iba sabi, maglalabas nung pala, lilibot lang, no? Maniligaw pala sa kabilang barangay. Diba, Ate Edna, wag mo na daw magligawan ngayon. O magliligawan daw sa chat na lang muna, usap sa chat, sa text, phone call. Pero wala, bawal mo na ibigay-bigay ng bulaklak, ng regalo. Ayun, so, kaya nga may, yun nga, diba, papaalam, kukuha ng quarantine pass. Tapos, niligaw lang pala, di ba? Ayan, so, yung pong quarantine pass, home quarantine pass, ay ginagamit lang po yan para bumili ng pangangailangan ng isang pamilya. Bawa, bibili ng gatas, bibili ng diaper, wala sa tindahan, pupunta ng palengke. O kaya naman po ay lalabas, bibili ng gamot, pagkain, mga basic commodities, mga basic needs po yung kailangan. Para po makalabas, hindi para mag-shopping sa labas, bibili. Kasi alam ko mga sarado yung mga bilihan ng mga school supplies, damit. Ang pwede lang, ang nakakabukas lang po ngayon, yung mga kailangan, mga basic needs po natin, pagkain, tubig. Ayan, mga water refilling station, bukas po yan. Nakabukas din po ang mga pera padala, yung mga... kung saan ka magpapadala ng pera at makareceive ng pera. Halimbawa, yung di ka makauwi, nasa Manila ka, yung nanay mo, papadala mo ng pera para may pangkain sila. Bukas po ang mga pera padala. Bukas din ang gasolinahan.
Bukas din po ang mga ay nga bilihan ng pagkain. At ngayon nga lang no, ha? Ayun, bukas ang bangko, ayan. Bukas ang bangko, sabi ni Ate Edna. Kasi, kapag nagsara ang bangko, patay kang bata ka. Diba? Paano kang kakain? Halimbawa ngayon, pera mo nasa bangko. Tapos, sumeldo ka pala nung isang linggo. Wala kang pang bili ng ulam kasi sarado yung bangko. So, salamat din sa mga taga-bangko. Dahil, ano no, kumbaga sinusugal nilang kanilang buhay, pwede silang mahawa. Pero pumapasok po sila para po maiprocess po yung ating sweldo, ganun din. Halimbawa, merong tapalapit na yung bonus, ano, dalawang buwan pa. Sila din nagpa-process po noon. Ganun din, halimbawa, nagpadala yung mga kamag-anak mo sa abroad. Yung mga pera padala, mga OFW, nagpapadala sa kanilang mga pamilya dito. Yan, bukas ang bangko. Salamat sa mga taga-bangko dahil hindi nagbabakasyon. Hindi rin ano, nag-home quarantine, kundi mapasok po sila para po sa mabigay ang pangangailangan ng mga mamamayan. At ano pa ba ang mga nakabukas ngayon, Ate Edna? Sarado ang mga ano, bilihan ng damit kaya hindi ka pwedeng mag-shopping. Yan, bawal mo na bumili ng damit. Eh, di ba, ang isa pa kainaman ng di natin sinasabi, pinapanalangin na may COVID, ano? Kasi tumitingin lang tayo sa positive side. Pero sana, hopefully, ay hinihiling natin sa Diyos na sana mawala na ang COVID. Pero ang isa lang sa pwede natin tignan na, kumbaga sa balita, anggulo, no? Isa sa pwede natin tignan na ikinabuti ng nangyaring ito, eh, nakakatipid tayo, di ba? Nakakatipid tayo ng pera. Ayan, imbis na nailabas mo na yung clothing allowance mo sa bangko at naubos na, andun pa rin ngayon dahil hindi ka makalabas, di ba? Hindi ka makapamili. Bibilin mo lang ngayon mga pagkain, tapos tipid-tipid pa yung pagkain kasi baka biglang magsara lahat ng tindahan, wala ka nang kakainin. Di ba? Ayan, nakakatipid ka na. Tapos, ano pa ba? Hindi ka na ganong gumagala, nakakalinis ka ng bahay. Alam mo kahapon Ate Edna, nakapagwalis ako ng map. Tapos nakapag-agyo, ang dami palang agyo. Diba? Ngayon mo lang mapapansin yun. Tapos nakapaglinis pala ako ng bintana. Kaya lang yung nilaban ko, hindi ko nabanlawan kasi gabi na. Marami na akong masyadong ginawa. Kaya maaga ako natulog kagabi. Yun, napagod ako. Ayun, so dahil po tayo ay skeletal force, may pasok lang tayo ng siguro 3 times a week lang yung pasok natin na kung dati 5 days. Ayun, so liwas-liwas po yung pagpasok at ano, para malimitahan din po ang tao dito sa stasyon. Para sa ganon ay hindi na, syempre para hindi naman tayo mahawa, no? Kung sakali man, baka yung ibang kasamahan natin eh, naglibot pa. Kung saan-saan ang gagaling, tapos napakarami natin dito, no? Ayan, so hopefully, hindi naman tayo mahawa. Okay, ngayon, sa ating technician, nandiyan ba si kasamang Duwan? Isa munang kanta. Ayan na naman tong showbiz chismis, lumalabas na naman Ate Edna. Yung ating showbiz chismis. Ayan, ulit, inulit natin sa ating mga ulit kabarangay. Maaari po kayo mag-text, no? Sa ating globe number 0956-815-6494. At pwede rin po sa ating smart 0918-335-9910. Kaya hingin muna tayo ng song. Sumisibol itong himil na unawa ng bawat kong tinig. Sumisibol itong himig, kasarinlan sa bawat tinig. At ang takot naninindig sa agos ng liwanag, dala ng boses natin. Muling iinog ang mundo.
maririnig muli ang puso. Nandito ako upang sa iyong harapan, yakapin mo nang matawag kita. Ay tatahimik din pag bumalik muli ang dilim at tayo na'y anino, may aawit pa bang muli? Joy of the Lord.
Okay, ang ating oras, meron na lamang pong nalalabing 22 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. At ang ating programa pa rin po ay Bantay COVID-19, handog po ng DWN Teleradyo at ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. So maraming salamat sa mga napakinggan nating awitin mula sa ating technical side. At ayun nga po, no, sabi nga natin kanina, ang tanging pangawakan po natin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin na pagalingin po ang lahat na may mga sakit na COVID. At yun nga po, meron ng 5 doktor na namatay sa atin sa Pilipinas. Si gaya na lang po ni Dr. Israel Bactol ng Nueva Ecija, si Dr. Rose Pulido, Dr. Greg Makasaet, Dr. Sally Gatchalian, at dito lamang, no, si kaninang alas 2 ng madaling araw, si Dr. Raul Hara, isang cardiologist sa Philippine Heart Center. At meron pa pong mga, sabi nga, yung wife din niya ay nasa ICU. At meron pa pong isang doktor, isang OB-GYNE, si Dr. Grace Paras Torres, isang OB-GYNE ng St. Luke's Quezon City na nagkaroon po ng coronavirus disease. At she identified herself as patient number 194. Ayon si Dr. Grace po ay isang OB-GYNE. Tapos sabi po niya, as a medical frontliner, sabi po ni Dr. Grace sa isang balita, alam niya na merong risk ang kanilang trabaho. Pero after contracting the coronavirus o COVID-19, na-realize na na ngayon na nagkaroon siya, nung nakaka-text pa siya, ay she was not ready to die, sabi po niya. At ito nga po, ito yung sinabi ni Dr. Grace, ngayon lang daw po siya natakot, sabi niya. Ito ay ayon sa balita rin, napaiyak ako, sabi niya, hindi ako handang mamatay, sabi ni Dr. Grace Torres sa isang Facebook page ng Monday kahapon. After admitting Lee publicly, she is a Philippines patient number 194. Yun nga po, no, sabi po ni Dr. Grace, kailangan pa ako ng aking anak, sabi niya sa kanyang message. Sasabak pa siya sa gera, sabi niya. Hindi lang pala virus ang kalaban ko, sabi pa niya, pati katinuan ang pag-iisip. My child needs me, I still need to fight this war, but then the enemy isn't just the virus. It is also finding a way how to stay sane. Yun ang pagkakasabi niya, hindi lamang daw po coronavirus ang kanyang kalaban, kundi kalaban din po niya yung kanyang isip. Kasi di ba pag may sakit ka, sasabihin ng isip mo siguro, mawala ka na. Yung parang ganun, kung makikipaglaban ka sa sakit, nakikipaglaban ka rin sa sarili mo. Kahit sabihin mo siguro na okay lang, it's okay, pero yung nararamdaman ng katawan mo, sinasabi na parang hindi mo na kaya, gugupo ka na ng katawan mo ng sakit. Ayon naman sa Department of Health, COVID-19 tracker describe si patient 194 daw po ay isang 42 years old. Yan, 42 years old si doktora. At yung kanyang post sa Facebook ay nag-viral po nito lamang, kaya nakita ko kanina, no. Ang nararanasan po ni Doktora Caras Torres o si Doktora Grace ay paulit-ulit na mataas na lagnat, unusual headache o yung pagsakit ng ulo na parang kakaibang sakit ng ulo, at nawalan po siya ng ganang kumain. Unang-una inisip daw ni doktora na baka chikungunya, yung isang sakit na nakukuha sa mosquito o sa kagat ng damok. Yun ang iniisip niya, unang sakit niya. Pero turned out to be the dreaded COVID-19. Ayan, sakalang nag-sink in daw sa kanya na posibleng COVID nga ito nung malamang may symptoms din siya. Nung yun nga, mayroon siyang symptoms ng COVID. At ayun nga, no, nagpakuha siya ng nagpa-test siya. Nung March 7, got swab for examples at the Research Institute for Tropical Medicine, so RITM, noong March 14. At yun nga, nalaman niya nitong March 19 lang ay meron siyang, yun nga, na meron siyang COVID-19. At sabi niya, she said, and called to God after realizing that she unwittingly exposed her 14-year-old child. Yun nga, sana daw po siya na lang, pero wag naman daw sanang mahawa yung kanyang 4 na taong na anak.
ang kanyang senior citizens na mga magulang at lahat ng kanyang mga kapamilya na huwag nang mahahawa daw sa virus. Sabi niya, di baling ako na lang. Sabi ni Dr. Grace, nagkulong daw siya sa kwarto. Nag-birthday siya ng naka-quarantine. At merong, habang nag-birthday siya, meron siyang potentially fatal disease o meron siyang maaring makamatay o na sakit, maaring siyang mamatay, maaring siyang mabuhay, yun ang naisip niya. Pero, papasalamat daw siya at naabot niya ang 42 years old. Ayan. Sabi naman niya, nagpapasalamat din siya sa mga nangungumusta sa kanya. At yun nga daw, dahil may nangungumusta sa kanya, mga kaibigan niya, parang nakakagaan, no? Kaya sabi po ni Doktora Grace, kahit pinagdaraanan niya ang kanyang problema, kumustahin naman daw po natin yung mga may sakit na coronavirus, pero hindi ibig sabihin pupuntahan natin. Ayun, yung mga naka-quarantine, ayun, kung hindi man natin mapuntahan, kung hindi natin makausap, o kung wala namang cellphone, pwedeng may cellphone, pwedeng wala, pwede nating i-text, o kaya tawagan, kung hindi naman, prayer po ang pinakamahalaga. Sabi nga ni Doktora Grace, they need somebody to boost their spirit. Hindi natin kailangan, although kailangan nating hindi lapitan dahil baka mahawa tayo, pero hindi ibig sabihin na ipandidirihan po natin yung mga may sakit.
kumpirmadong kaso ng COVID-19 na magtungo sa rural health unit na nakakasakop sa kanilang lugar upang may dokumento, ma-monitor at mapasailalim sa 14 days home quarantine sa rekomendasyon na rin ng DOH. Sa prosesong ito, ang Barangay Health Emergency Response Team at mga opisyal ng barangay ay magsasagawa ng pagkuha ng impormasyon upang maklasipika ang mga person under monitoring o PUM at persons under investigation o PUI. Ano ang pagkakaiba ng patient under investigation at person under monitoring? Ang PUM ay walang nararamdaman na flu-like symptoms tulad ng lagnat, ubo, sipon, nahihirapan huminga at pagtatae. Ngunit galing sa mga lugar kung saan nagkaroon ng positibong kaso ng COVID-19, sila ay kailangang sumailalim sa 14-day home or self-quarantine. Ang PUI naman ay nagkaroon ng kahit anong sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, nahihirapang huminga at pagtatae. Sila ay maaaring ipadala sa mga pasilidad o designated hospital kung saan sila maaaring kunan ng sample at masuri ng mabuti. Tandaan! Ang PUM at PUI ay hindi pa positibo sa nasabing virus. Sila ay under monitoring at investigation pa. Lamang ang may alam. Share mo to. Para sa inyong mga concern, mag-text o tumawag sa Nueva Ecija COVID-19 hotline sa numerong 0918-245-4000. Sa ang layon, isa ang layon.
Sa pamumuno ni Governor Oyong Mali, ang anumang pagtutupon at aktibidad. Tutubunan ang lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan. COVID-19. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ating oras ay itama po ang inyong mga orasan. Ating oras, 20 minuto makalipas ang alauna po ng hapon. At kayo nakikinig po sa programang Bantay COVID-19 ng DWNE Teleradyo. Ayan, parang showbiz chismis ang aking ano no, ang aking music kasi medyo alam niyo na. Ayan, kaya pinili ko naman tong music na to kasi malungkot na nga, di ba? Yung iba, boring na po sa pag-stay sa bahay. At yung iba naman ay talagang, yung nga po, no? Kapos sa kabuhayan, walang trabaho. Ngayon, tapos malungkot pa yung music natin. So, papalitan ko ang aking headset dahil parang... Oo, yung earphone kasi eh, parang basag. Ayan, medyo maganda na ang tunog. Ayan, binabati po natin ang mga nakikinig ngayong hapon sa kanilang mga radyo po. Ayan, magandang hapon po sa inyo. So kahit po tayo nasa gitna ng krisis, manatili pa rin po tayong positibo. Ayan, positibo ang ating pag-iisip dahil unang-una meron po tayong Diyos na nakatingin sa atin. Lagi nating kasama, alam po niya pinagdaraanan ng ating bansa, ng ating mundo. So sabi nga, no, nakikita natin sa social media, ang ating Mother Earth ay nasa time of healing. Ayun, kaya sinasabing time of healing kasi ngayon po, yung mga tao, meron ng pagkakataon, no, magdilig ng halaman. Parang ako, Ate Ed, ng kahapon, dahil skeletal force ang ating pinapatupad dito sa DWNE, nasa bahay ako kahapon, napagdilig ako ng halaman. Nakita ko namamatay na yung mga puno, no? Namamatay yung mga halaman. So, yun po, may kahit nasa gitna tayo ng krisis, isipin pa rin natin na mayroong mga positibong bagay na nangyayari sa mundo dahil basta titingin tayo sa positibo, no? Pero pag negatibo yung nasa isip natin, lahat negatibo po lahat, ayun, no? Sabi nga, kanina sinasabi ko, tayo ay nasa time of healing, yung ating Mother Earth, konti ang sasakyan. Bakit konti ang sasakyan? Dahil di pinapayagan na lumabas ang karamihan, kailangan nasa bahay lang. Dahil konti ang sasakyan, less fuel consumption. Kung dati-dati siguro ilang litrong gasolina ang nagagamit natin, pero ngayon nabawasan, di ba? Dahil hindi nga tayo gumagamit ng sasakyan. At dahil walang ganun sasakyan, walang air pollution. Di ba? Parang walang usok. Walang naninigarilyo kung saan, dyan sa labas, halimbawa sa palengke lang, di ba, dati, lalo na dyan sa kabanatuan, kapag ikaw ay nagpunta ng palengke, sigurado mausukan ka. Yung pag uwi mo sa bahay, parang nasakday lalamunan mo kasi nakalanghap ka ng usok. Pero ngayon, dahil walang nakatambay sa labas ng bahay, ay labas ng mga tindahan, dyan sa kabanatuan, o kung saan man, walang pollution. So, ayun nga sabi nga, totoo naman yung sinasabi nila sa social media na Mother Earth ay nasa time ng healing. Walang ganong lumilipad na eroplano. Ayan, so nabawasan yung mga, yun nga, no, yung naglalabas ng air pollution. Ganyan po ang nangyayari ngayon. So, ganun pa man, kahit tayo nasa gitna po ng krisis na ito, state of calamity ang ating bansa at ganun din ang buong mundo, ay tayo po ay magpasalamat pa rin sa Panginoon at mas marami pa rin po ang gumagaling sa COVID, no? Kaya huwag tayong matakot, mas marami ang gumagaling sa COVID kesa namamatay. So, ngayon dito sa atin,
Although mas marami pa yung nasawi, pero ganun pa man, tumataas na rin po yung bilang ng mga nakaka-recover. As of now, 19 yung nakarecover po sa atin. At ayun nga po, no, umakit naman na po sa 500 yung kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito po yung iniulat ng Department of Health ni Undersecretary Maria Rosario. At ganun po na, ayun nga po, may naitalang kaso nga po ng COVID-19, 500 mahigit. At sa nasabing bilang, 19 na ang nakarecover at nananatili sa 33 ang bilang po ng nasawi. Ayun, so, to be exact po, no, ay 501 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero dahil may bagong kaso raw na 39 ang nagpositibo, ayun nga po, total recoveries 19. So, tumaas po ng isa kahapon kasi ay merong nakarecover na 18. At kung tama tayo, no, 4 po doon ang senior citizen. So, huwag matakot yung mga senior. Nasabi nga, di ba, unang-unang sabi, mga senior daw ang parang mas delikado. Pero, yun, praise the Lord po, at 4 na senior citizen ang nakarecover po sa COVID. Yun, so, ganun pa man, no? Pero nakakalungkot pa rin po dahil kung isang araw, 3 yung pumanaw po na doktor, pero ngayon po, 5 na po ang doktor na namatay dahil sa COVID-19. Yan, dahil po sa pakikipaglaban nila, nang gagamot po sila, yung iba po hindi nila akalain na ang kanila palang pasyente, Ate Edna, ay may COVID. Yung kaya nabasa rin natin sa social media, nagsinungaling na meron siyang travel history sa isang lugar o sa ibang bansa na galing siya doon, sabi, inuubo lang. So, ginamot nitong doktor, lalo na si Dr. Israel Bactol, isang Novo Ecijano, na ginamot po pala niya yung isang may sakit na hindi naman po sinabi na mayroon siyang COVID. Ay, meron siyang ano, kumbaga, meron siyang travel history, hindi alam na may COVID siya, pero merong symptoms, ayun. So, si Dr. Israel ay walang protekta sa katawan, wala siyang protective gear, wala siyang, baka siguro, baka di nakamasman, pero hindi siya naka-gloves, ganon. So, ang nangyari po ay nahawa yung doktor. Ganon din po, ito nga po yung 5 doktor, si Dr. Israel Bactol, si Dr. Rose Pulido, si Dr. Greg Makasaet, ganon din si Dr. Sally Gatchalian. At nito lamang po, no, si Dr. Raul Hara, cardiologist po ng Philippine Heart Center at former president po ng Philippine Heart Association. Ayun, isa pong malaking kawalan po ito sa atin, no. Hindi lamang po sa Philippine Heart Association o Philippine Heart Center, kundi malaking kawalan po ang pagkamatay po ni Dr. Hara na isang cardiologist. So, akalaan niyo po, no, dati siyang presidente ng Philippine Heart Association. So, ngayon po siya'y pumanay. At nakakalungkot pa po, ano, ang kanya pong misis ay kasalukuyang nasa ICU, no. Dahil, siyempre, siguro nahawa na rin. Pero wala pa po tayong balita tungkol sa asawa po ni Dr. Raul Hara. So, yun nga po, no, pinapaabot po natin ang pakikiramay sa mga pamilya po ng mga doktor na ito. At sana po panalangin natin sa Diyos na wala nang madagdag pa na mga doktor o kahit medical staff o kahit na mga nurse na mahawa ng sakit na ito. So, ang pakiusap po sa atin, no, ng ating mga frontliners, mga doktor, mga nurse, sila po ay nagtatrabaho. Sila po ay nakakumbaga, yung isang paa nila ay nasa hukay. Dahil ginagamot po nila yung mga pasyente, hindi lamang yung mga may COVID, no. Hindi, sabi nga nila, itong COVID ay hindi natin nakikita. Parang isa itong kalaban na ano, no, kalaban ng ating bansa, ng buong sangkatauhan. Pero ano to, invisible, hindi nakikita. So, yun ang kalaban ng mga doktor ngayon. So, hindi nila alam na ganun ng kanilang pasyente. So, sila po ang mga frontliners na gumagamot ng mga pasyente, PUI, person under investigation, PUM, person under monitoring.
people under monitoring, no, yung mga minomonitor. So, halo-halo na po dyan sa ospital ang kanilang ginagamot. So, ang pakiusap po ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga medical staff, ng mga frontliners, ay huwag po tayong lumabas ng bahay. No, yun po ang pakiusap. Para po kasi, ang paliwanag po dyan, simplihan na lang natin yung paliwanag. Kung bakit bawal ang lumabas. Unang-una, yung virus, nangangailangan po yan ng madadapuan. Let's say itong si Pedro ay mayroong COVID-19 na sakit. Ngayon si Pedro ay nasa isolation room sa PJJ. Halimbawa, o wag nang sa PJJ, sa isang ospital. Ano si Pedro, nag-iisa siya sa ospital. So, dahil alam na meron siyang sakit na COVID, syempre ang mga doktor mag-iingat dyan. Maghugas ng kamay, protective gear, naka-mask, lahat na. Parang yung ano, nakabalot ng plastic yung buong katawan. Ano? Ganun ang ginagawa ng mga doktor na, o kaya mga nurse na nandyan sa, nag-aalaga na may sakit na COVID. Ngayon, after, sabi nila, yung bacteria daw, tumatagal lamang ng ilang araw, no? 21 days, 14 to 21 days. Ngayon, hindi nahawa ang nurse, hindi nahawa ang doktor. After 21 days, dahil sa pinalakas si Pedro, kumain ng mga sustansya, sinaksakan ng vitamins, nagamot ang pneumonia, na naging sanhi nung kanyang pagkakaroon ng COVID, gumaling si Pedro. Ngayon, dahil si Pedro walang nahawahan, pwede na pong tumigil yung virus. Ibig sabihin, wala ng COVID dito sa Pilipinas kung nag-iisa lamang si Pedro na may COVID. Pero ang masakit po nun, ang nangyari, si Pedro, bago pa halimbawa nadala sa ospital, nahawa niya na yung kapitbahay niya, yung kaibigan niya, nahawa niya yung kaklase niya na nagkita sila, nagkamayan, tapos nagbeso-beso pa. So ayun, nakahawa siya ng lima. Ngayon yung lima na yon lumibot pala, nagpunta ng mall, may nahawa na naman na isa, may nahawa na guard, na cashier, ganun po ang nangyayari, hawa-hawa po. Ayun, although yung COVID-19 po ay hindi siya airborne, ibig sabihin, hindi siya nakukuha, halimbawa, nililipad ng hangin. Ayun, pero lahat po ng hawakan ng pasyenteng mayroong virus, at yung virus po, halimbawa, naiwan sa doorknob, yung doorknob naman, magtatagal yung virus dyan na nahawakan ng may COVID, tatagal yun ng mga ilang oras o ilang araw, dalawang araw, let's say. And then, hinawakan natin, di tayo nagugas ng kamay, isinubo natin yung kamay natin. So, mahahawahan na po tayo ng virus. Ganun po kasimple yun kung iintindihan natin. Ngayon, kaya po, binabawal tayong lumabas. Unang-una, dahil kung PUM ka o PUI ka, para hindi ka makahawa, hindi mo mahawa yung pamilya mo, hindi mo mahawa yung kapitbahay mo o kung sino man na makasalubong mo. Ayun, so hindi, at ganun din, kapag ikaw naman ay malusog, wala kang virus, ay hindi ka na mahahawa pa. Ganun po kasimple yun kung bakit tayo hindi pinapalabas. Kung bakit nagpatupad ang Pangulo po natin, si Pangulong Rodrigo Duterte, ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, kabilang na po dyan yung Metro Manila. At syempre itong Nueva Ecija, kasama po tayo dyan sa enhanced community quarantine, para hindi na tayo lumabas. Ano? So, ayun po, mag-imbak ng pagkain ng dalawang linggo, yun po ang sinasabi. Ayun, kung dati nga po kami, syempre natakot kang pakainin yung mga bata ng noodles, ano? Kasi syempre hindi maganda sa kalusugan, pero ngayon, parang nagagawa mo na mag-stock ng noodles, ng sardines. Kasi in case na magsara ang mga tindahan, ay imbak nyo lang yan. Halimbawa, magsara ang mga tindahan, at wala ka ng mabilan, meron pa rin tayong huhugutin. Ayun. At yung iba naman, katulad na lang po ng ito ha, Integrated Bar of the Philippines Nueva Ecija Chapter, hindi lamang po pagtitipid ng kundi lamang po pagbibigay pala, no, ng pagkain sa mga mahihirap o sa mga less fortunate na mga kababayan natin ang kanilang ginagawa. So saludo tayo sa mga abogado po dito sa ating lalawigan sa buong Nueva Ecija, dahil hindi lamang po, yung pangulo po nila si Attorney Chua po, ay hindi lamang po ang kanyang, hindi yung sa kanya lang pa po ng trabaho, karamihan po mga construction workers na pinahinto po yung mga trabaho nila ayan sa Maynila, dahil nasa ilalim din po ng enhanced community quarantine ng Metro Manila. So sila po yung nawalan ng
trabaho din. So, yun po ang mga kababayan natin na talagang nahihirapan sa ngayon dahil wala nga po ang pang-araw-araw na kita. So, yun nga po, no, pwede rin magtipid, ano? Yun nga po yung sabi ng mga abogado. Pag tanghalian, pwede huwag nang kumain, basta maibigay natin sa mahihirap, sa mga kababayan nating mahirap. So, ganun din po tayo, no, habang tayo po ay nasa panahon ng krisis, halos lahat po, karamihan sa atin, yung iba, ginugutom po talaga. Ayun, so, ganun na rin po gawin siguro natin, magtipid-tipid po tayo, magtipid ng pagkain, magtipid ng bigas. Kung dati-dati, maraming natatapon ng mga pagkain. So, kung may ref kayo, tabi nyo na. Ilagay na sa ref yung mga pagkain na hindi naubos at pwede namang ulitin. At kung mayroong mga kapitbahay po na hindi, halimbawa, mayroong tayong kapitbahay na lumapit sa atin, pwede po natin, ayun nga po, no, ialukan man lang ng makakain. Ayun po, so, ayun, salamat po sa mga abogado natin. Saludo po tayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, ngayon po, dahil kanina nga po nasabi natin, bawal lumabas, bawal ang maglibot, bawal, yun nga po, nakakamiss yung mall, sa totoo lang. Kuminsan kuminsan kasi, di ba, parang lakad-lakad ka sa mall, window shopping, parang... Ano eh, parang nakakaalis already, hindi ka naman nagsha-shopping, di ba? Parang nakakaalis ba ng problema? Pero ngayon, nasa bahay ka lang. O, di ba? Imagine mo na parang masarap maglibot, parang masarap mamitas ng ubas sa La Union, lalo na summer ngayon. Parang masarap maligo dyan sa Dupinga at sa Barangay Labi. Pero dahil under po tayo ng... quarantine, ay kailangan tiis-tiis muna po, di ba, mga kababayan, mga kakampi. Ito ho, paalala ko sa inyo ha, kasi merong mga nalilito po sa atin kung ano ba yung quarantine pass at travel pass. Ayan, so, ang quarantine pass po ay, ito po ha, ang quarantine pass at travel pass ay, binaba po bagong direktiba ng DILG o ng Department of Interior and Local Government at ganun din ang PNP ng PNP. Ito po yung direktiba ng DILG at PNP. So, ang travel pass po ay hinihingi po yan sa kapitan sa barangay nyo kung saan po kayo, saan po kayo nakatirang barangay. At ganun din po ang... quarantine pass ay syempre nahihingi din kay kapitan. Ayun. Pero yung travel pass po ay isang beses lamang po pala nagagamit. Kukuha po kayo sa inyong barangay hall araw-araw kung kayo po ay lalabas ng bayan. Baka punta kayo ng lalabas ng inyong barangay, pupunta kayo sa halimbawa sa Kabanatuan, punta kayo city proper at syempre, di ba? Bibili kayo ng gamot. Ayun, kailangan po ng travel pass at ganun din ng quarantine pass. Halimbawa, kung kayo po ay lalabas ng bayan nyo, pupunta kayo ng Bungabon, yung pala, pag lalabas ka ng bayan, kailangan mo ng travel pass. Ipapakita po ito sa police at sa PNP checkpoint. Halimbawa, sa Bungabon, bibili ka ng gamot dahil walang mabiling gamot sa Bungabon, bibili ka sa Kabanatuan. So, kailangan mo ng travel pass. At sa quarantine pass naman po ay isang tao kada bahay ang lalabas kung kinakailangan. Halimbawa, ito parang itong quarantine pass, halimbawa sa ano lang, no? Lalabas ka lang ng barangay, pupunta ka sa palengke. Ayun, halimbawa, bibili ka ng pagkain, bibili ka ng diaper, ng gatas ng anak mo. Ayan, binibigay din po ito ng barangay officials. Isang tao kada, isang pamilya po ang lalabas, kaya bawal po yung magkaangkas sa motor. At sabi po, bawal din ang may angkas sa tricycle. Ayan, at sa barangay kapitan din po, mismo sa barangay hall, kayo kukuha ng travel pass at ganun din ang quarantine pass. Ayan, so... huwag po tayong matigas ang ulo. Ngayon, pag di kayo binigyan ng kapitan, sorry na lang. Kasi, halimbawa, baka naman dalawa kayong lalabas, diba? O kaya naman, baka oras-oras na lumalabas ka, gusto mo palang magmotor, gusto mo maglipot. Ayun, dyan naman sa San Jose City, ay pinapatupad naman. Ayan yung ulat ng ating kakampi na reporter dyan sa San Jose City. Kapag wala daw lisensya, ay hindi bibigyan
ng home quarantine pass at ng travel pass. Ayan, hindi kayo makakakuha ng, hindi kayo makapagmaneho kapag walang ano, lisensya. Ayun, so pag dahil sa inyong barangay walang lisensya lahat, lahat kayo hindi makakalabas ng inyong tahanan. Ayun, pwede po siguro pag maglalakad ba pwede? Pwede kaya, pero pwede siguro basta pag hindi ka madaan sa checkpoint, ano, syempre tatanungin ka kung ba't ka dumaraan. Lalakad, 'di ba? Tatanong po kung saan ka pupunta. Ayan, ito naman po ha, isang balita naman mula sa Department of Trade and Industry Office. Ayan, sa mga mamimili po at may balak pa lang pumunta sa pamilihan, naglabas ng Memorandum Circular Number 20-07 ang DTI Office na nagbibigay ng hakbang upang maiwasan po natin ang mga hindi makatwirang pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin o pangangailangan upang matiyak po yung pagkakaroon ng mahalagang pangangailangan, no, sa panahon ng public health emergency. Napag-alaman din yung DTI po ang pangunahing, alam ba po, yung pangunahing pangangailangan natin ngayon. Kasi, di ba, yun nga, nagkakaubusan ng alcohol. Ay, meron sinad kanina yung ating kasamang si Gian Loho, merong namili ng mga kahon-kahon ng alcohol. Ayan, so, hindi naman dito sa atin yun sa bandang Visayas, ayun. Kaya nagkaubusan po ng 70% alcohol solution. Ayun, so, ayun nga po, no, yung 70% alcohol solution, sanitizer, at disinfecting liquids ay nililimitahan po na 2 piraso bawat isa ang pinapayagan sa mga pamilihan na pwedeng mabili ng mga mamimili. Ayun, kagaya na meron akong binilan dyan sa ano, no, sa Cabanatuan City, isang supermarket. And then nakita ko ilang kahon ng ano, ng disinfecting liquids ang kanyang binili. No, kung sabi ko pwede bang magbawas ng isa kasi parang wala na akong makita dun sa estante nila, pero sabi hindi po po pwede kasi nabili na. Yun po yung nakakalungkot, no. Ang gusto mong bumili pero wala na kasi ilang box yung binili po ng isang tao na disinfecting liquids. Kaya ngayon hindi na tuloy makabili yung iba. Kaya ngayon po yung DTI nagpapaalala na 2 pirasong alcohol, sanitizer, disinfecting liquids ang pwedeng bilhin. Ayan, limitado naman sa 5-10 piraso ang bath soap. Kasi naman, ayun nga po, iba bibili na maraming bath soap. Halimbawa, let's say, biniling 50 pesos kada isa. Pag nagkaubusan na po sa tindahan o sa mga supermarket ng bath soap, ilalabas ngayon yung pinamiling 100 pirasong bath soap. Alam mo, Ate Edna, ang gagawin dito? Ibebenta naman ngayon, dodoblihin ang presyo. Dahil wala nang mabili, anong gagawin ng tao? Bibilin yon kahit doble ang presyo. Ganon din yung toilet paper, face mask, na dati nabibili lang ng 3-10 piso dyan sa tapat ng PJJ yung face mask o yung surgical mask. Eh ngayon po, eh nabibili na yata, binibenta ng 50 pesos, 150 pesos. Ganon na po kalaki kasi nga po yung mga Pilipino mahilig magnegosyo. Pero ang nangyari, sabi nga nung isang Koreano, no, kaya hindi umulad ang Pilipinas kasi sobra-sobrang magtubo yung ibang mga negosyante. Ang nangyayari, hindi po balance dahil sobra ka tayo magtubo. Naghihirap yung mga kasama natin, no, yung mga kababayan po natin, naghihirap dahil sobrang magtubo. Pinakamahal na gamot, Pilipinas. Pinakamahal ng kuryente, Pilipinas. Lahat na lang po ganun, Pilipinas ang pinakamahal yata. Yung pati pagkain, ganun din. Sobrang mahal. So, ang nangyayari, ayun, kawawa yung mga kababayan po natin. So, yun nga po, limitado sa 5 piraso ang bath soap, toilet paper, at face mask. Ganun din ang mga instant noodles at canned goods ngayon ay, kagaya ng maliit na sardinas, ay 5 piraso na lamang din po ang pinapayagan na maaring bilhin. At 3 piraso naman kung ito ay malalaki. Ayun, so tandaan po natin, hindi tayo pwedeng mag-hoarding ng noodles ngayon tsaka canned goods. At hanggang 2 bundle o TYY naman ng powdered milk at instant coffee ang pinapayagang mabili ng mga mamimili. So hindi na pwedeng mag-hoarding o mamili ng marami. Dahil pag namili ng marami, kawawa naman po yung iba nating mga kababayan. Yung lalo na po yung mga kumikita lang sa araw-araw, yung mga bibili ngayon, bukas
paubos na yung binili nila. So, yung mga may pera po, halimbawa, yung mga mayaman, nakakapag-stock sila kahit pang dalawang buwang pagkain, pero hindi naman po kailangan, no, na ganong karaming stock natin. Kasi anytime, sabi naman po ng ating ng DTI, ng Department of ano no, ng Department of Agriculture, hindi po kailangan mag-stock ng marami dahil marami po tayong mga gulay, marami tayong prutas. Ganon din ang DTI, marami po tayong stock na mga commodities, no, mga pangangailangan natin, kahit mga canned goods diyan, hindi po tayo maubusan. So wag po tayong mag ano, mag-panic buying, ika nga, no. Ayun, so at kung yung nga po, no, hanggang dalawang bundle ng powdered milk lang at ng instant coffee. At ito naman, 10 piraso naman para sa maliliit na mineral water ang pwedeng bilhin ng kada isang tao. At 8 naman sa medium size, 5 sa large size, at 2 naman para sa extra large size. At ito pa ha, 2 piraso naman para sa half loaf bread. At 2 piraso naman kung whole loaf bread ang bibilhin. Ayun, so okay lang naman yung kahit 2 piraso ng whole loaf bread, yung ganyang kalaki. Kasi kung minsan, ilang araw na lang bago mapanish yan, di ba? Mapapanisan ka pa ng tinapay pag nag-stack ka ng marami. Samantala, ganun naman, ipinapatupad pa rin ang social distancing sa mga pamilihan. At kapag po kayo papasok sa supermarket o pamilihan, ay kailangan po ng face mask. Yun nga, no, no face mask, no entry sa mga pampublikong pamilihan. Magsuot po ng face mask, no, bago po kayo papasok sa pamilihan. Yan po ang paalala po sa atin ng Department of Trade and Industry Office. Yan. Yan, ito po ha, nakuha ko ito. Information ito, salamat sa ating kasamang Elsa Navallo, dahil po sa kanya po nanggaling yung ating balita na yan. Salamat sa mga masisipag po nating mga reporter na lagi po nating naaasahan, lalo na po ngayon, no, bantay COVID po tayo. So ngayon nasa ano natin, nasa linya ang ating kakamping Jonah Reyes. Hello, kasamang Jonah, hello. Naka salamat kasamang Juanet, kakamping Juanet. Ipinatutupad na sa mga barangay ang mga safety measures kontra COVID-19 at hinihikayat ng mga opisyales ng barangay na sumunod ang lahat. Sa Barangay Kabuk, Kabanatuan City, kumukuha ng pass ang bibili ng pagkain sa tindahan. Isa lamang ang pwedeng lumabas bawat bahay at isang araw lamang ang effectivity ng home quarantine pass. Ang mga pupunta sa city proper ay kukuha din ng permiso mula sa barangay. Magkaiba daw ang pass para sa pagpunta sa kabayanan at sa mga bibili o pupunta sa ibang bahagi ng barangay. Ipinatutupad ito para sa mahigpit na monitoring kontra COVID-19. Isang paraan daw para manatili sa loob ng tahanan ang marami ay ang pagkuha ng pass. Ayaw na daw lumabas ng ilan dahil abala daw ang pagkuha ng pass na beneficial naman para mabawasan ang movement o paggalaw ng mga tao at humina ang tsansa na may pasa ang coronavirus disease. Ayon kay Kapitan Domeng Dominic de Dios, may tsansa ding makilala ang mga naglalabas-pasok sa kanilang barangay sakali at kailanganin ang contact tracing kontra COVID-19. Kaugnay nito, naipamigay na ang tulong na pagkain sa mga residenteng higit na nangangailangan at sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan sila sa mga kinauukulan para sa dagdag tulong pa sa panahon ng enhanced community quarantine. Para sa Balitang Nueva Ecija, Jonah Reyes nag-uulat para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi. Okay, maraming salamat kay kakamping Jonah Reyes. Ayan, nag-uulat po mula sa Cabu, Cabanatuan City. Ayun, so pinapatupad po ang enhanced community quarantine dyan sa Cabu. Ayun, buti na lamang po medyo nabawasan na yung tao. Dati noon, nung unang pagpapatupad po kasi ng enhanced community quarantine, Ate Edna, tama ba ako? March 16 nung ipinatupad dito sa Luzon, di ba? Binatupad ni Pangulong Duterte yung enhanced community quarantine. Pero sabi ko nga, pagdaan mo ng Cabu noon, ang daming tao, 17, ayun, March 17, Monday,
Tuesday, ayun. So, ayun nga, no, parang hindi ano, no, sabi ko, parang hindi naman naka-quarantine ng Cebu. Pero ngayon, ayun, nabawasan na po yung tao. Yan, salamat po sa kapitan ng Cebu sa pagpapatupad nito. At ganun din sa Bagong Buhay, Cabanatuan City. Hello po kay Kapitan Gonzales. Ayan, so salamat din po sa aming mga taga-barangay na nakabantay po sa mga exit points po ng Bagong Buhay. So bawal ang pumasok sa Bagong Buhay. Pag hindi kayo taga Bagong Buhay, bawal din po ang dumaan. Ayun, so pwede naman umikot, no? Pwedeng dumaan yung mga pupunta ng Kalikid. Pwedeng dumaan sa ano, kumbaga main road, papuntang Kalikid o kung saan man po pupunta. So, yun nga, bawal din lumabas ang walang quarantine pass at travel pass dyan sa Bagong Buhay. Ito po ha, isa pang balita, kalalabas lang. Panukalang pagbibigay po ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte para labanan ng COVID-19 ay nakalusot na po sa Kamara. Aprobado na po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukala upang makapagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng State of National Emergency dahil sa coronavirus disease o COVID-19. So ang bumoto po ay 284 sa yes at 9 naman po sa no. At 0 ang nag-abstain at pumasa ang House Bill 6616 o ang Bayanihan Act of 2020. Ayan, 20 kongresista lamang ang physically present sa plenaryo ng Kamara habang ang iba ay lumahok sa debate at butuhan sa pamamagitan po ng video conference at instant messaging at text message. Nakasaad sa panukala na sa ilalim ng Article 6, Section 23 ng 1987 Constitution na sa kapangyarihan ng Kongreso na payagan ng Pangulo na magpatupad ng mga hakbang upang masugpo na ang pagkalat ng COVID-19. Ang ibig sabihin po ng emergency power ng ating Pangulo ay papayagan nito ang Pangulo para sa interes ng publiko at kung kinakailangan ay pwede po niyang pangasiwaan ang operasyon ng kahit anong ano, no, privately owned hospital. Halimbawa, hindi naman pag-aari ng gobyerno. Dahil po nasa state of emergency, pwede pong pangasiwaan ng Pangulo. Medical and health facilities, kahit privately owned. Kahit ang hotel at iba pang kahalintulad na establishmento. Ganon din kahit yung mga pampasaherong barko. Ay pwede po magsilbing, halimbawa, pwedeng hilingin ng Pangulo na magsilbing tahanan ng mga health worker. Ayan, kagaya po sa Metro Manila, no, yung mga hotels po dyan. Ayan, yung mga may-ari, pinapayagan na po nila yung mga health worker. Na, iba po kasi health workers sa Manila, hindi naman po lahat taga Manila yan. May taga Bulacan, yun nga, may taga Nueva Ecija, na pagkatapos ng duty, uwi ng Nueva Ecija, uwi ng Bulacan, uwi ng Tarlac, uwi ng Laguna at iba't ibang bayan at probinsya. So dahil nasa ano tayo, enhanced community quarantine, so binabawal silang lumabas, mag travel pa para hindi na mahawa po yung pamilya nila, mga kamag-anak nila. So dahil saan sila titira, di ba? So ayun, pwede silang tumira sa hotel na kahit privately owned, yun, pwede ipatupad ng Pangulo yun na doon paterehin ng mga health worker. At ganun din, o pwede rin ang mga yung nga, hotel at mga barko, pampasaherong barko, na gawing quarantine facility, kayo din upang maging lokasyon ng medical relief at aid distribution. At kasama rin po sa panukalang pagbibigay po ng power sa Pangulo na pangasiwaan din yung operasyon ng public transportation na magagamit naman sa health emergency at pagsakyan ng mga frontliner personnel. Ayun, so pwede pong gawin ng Pangulo 'yon sa pamamagitan ng emergency power. Na yun nga po, aprobado na ng mababang kapulungan ng Kongreso. Papayagan din ng Pangulo, ayang kapangyarihan din ng Pangulo ang i-realign ang natitirang pondo sa 2019 budget, gayon din ang paggamit ng pondo na nasa ilalim ng 2020 General Appropriations Act. At dahil nga 275 billion ang available na pondo para sa COVID-19 response, ang sabi nga, ang 200 billion ay gagamitin para sa emergency subsidy program
habang ang natitirang 75 billion ay upang pondohan ang health at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Kapag naging batas na po ito, maaari na rin makabili ang pamahalaan daw ng mga kinakailangang gamit para labanan ang virus o ang COVID-19 tulad ng medical supplies at ganoon din ang equipment at mga pagkain na ipapamahagi sa mga apektadong komunidad nang hindi dumadaan sa procurement process. Alam naman po natin, no, kapag ang ating sa gobyerno, alam naman po natin, kailangan may procurement process kung ano-ano pang pinagdaraanan. Pero kapag state of emergency, emergency power na po, mayroong emergency power ang Pangulo, ay wala na pong daan-daan pa sa procurement process, kundi para mabilis na mabili ang mga pangangailangan at mabigay na po ito sa mga sa taong bayan. Ayun, so nasa linya muli natin, naman natin pala, hindi na, no, kalak si Jonas. Sino to, Ate Edna? Si kasamang Menchi ay nasa kabilang linya. Ayan, kasamang Menchi? Yes, maraming salamat, Juanet. Ay, magandang hapon. Magandang hapon, ipinatutupad ng pamunuan ng Amayas Caves Kabanatuan ang mas mahigpit na seguridad sa village upang maprotektahan ang mga residente dito laban sa COVID-19. Simula noong March 17, unang araw ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Luzon, ipinagbabawal na sa homeowners ng Amayas Caves Bangad Kabanatuan City ang pagtanggap ng mga bisita at ang pagpapasok ng mga construction worker. Pansamantalang itinigil ang pagpapagamit ng lahat ng amenities ng village tulad ng swimming pool, basketball court, village pavilion at playground. Hindi na rin maaaring pumasok sa village ang mga sasakyan ng mga bisitang manunundo o maghahatid ng mga residente. Ang shuttle lang ng Amaya ang maaaring sakyan ng mga commuter palabas ng village mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Pinapaalalahan na nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng text messages ang mga naninirahan dito na manatili sa bahay at lumabas lamang kung talagang kinakailangan. Ang security personnel ay umiikot at nagbabantay sa buong village 24 oras. Ayon kay Calvin Adigil, property manager ng Amayas Caves Kabanatuan, nakasuporta sila sa ipinatutupad na enhanced community quarantine ng gobyerno upang malabanan ang paglaganap ng COVID-19. Nagpapasalamat din siya sa ipinapakitang pakikisa ng mga residente at ng pamunuan ng Amayas Caves Kabanatuan Homeowners Association Incorporated. Mula rito sa lungsod ng Kabanatuan, Menchi Machas nag-ulat para sa DWN Teleradio, ang inyong kakampi. Okay, maraming salamat kasamang Menchi Machas sa iyo pong balita. Ayan nga, no? Salamat naman po sa mga homeowners, sa mga may-ari ng subdivision, ayun, sa pagpapatupad po ng enhanced community quarantine. Talaga naman, kailangan po bawat isa makiisa sa pagpapatupad po nito, hindi lamang po yung ating LGU, hindi lamang ang local government unit at PNP o DILG kailangan na kumilos, dapat mismo sa ating sarili, sa ating tahanan. Turuan po natin yung mga bata na maghugas ng kamay. Ayun, di ba? Dati naman tinuturo sa school maghugas ng kamay bago kumain, pero may mga bata pa rin, kuminsan magulang, no, sasausaw lang yung kamay sa tabo, kakain na. Yun naman ang kinagisan natin noon, di ba? Sasaw-saw sa tabo yung kamay, kakainan. Tapos, hindi man lang magsabon. Diba? So, ngayon po, dapat ipatupad na po natin yun. Ituro natin sa mga anak na maghugas ng kamay mabuti. Ang paghuhugas ng kamay daw, yan, paulit-ulit na lang tayo, no? Kakanta ka daw ng happy birthday ng dalawang beses ba? Dalawang beses. Meron pa nagsabi, tatlong beses daw maghugas ng kamay, yung happy birthday, hanggang sa matapos mo, ganyan-ganyan. Tapos pati yung kuko. After dalawang beses kang kumanta ng happy birthday, so pwede mo nang banlawan yung iyong kamay. O, dahil nagkakaubusan po ng alcohol, kahit magkaubusan ng alcohol, kung nasa bahay ka lang naman, okay lang po yun. Hindi natin kailangan magpanik dahil walang alcohol sa bahay. So, mas maganda pa rin, ayon sa mga eksperto, mas maganda pa rin po kung tayo ay maghuhugas ng kamay gamit po yung mga, kung ano man sabon natin sa bahay. Kasi daw ang nangyayari, yung, ano bang paliwanag doon? Yung virus ay mayroon siyang protein.
protein na nga ba yun? Oo. Kapag daw nangangailangan yun ng protein pag pag dumapo sa kamay mo, kailangan niya na yun nga may dadapo ang tao. At dahil na sa kamay mo na siya, pag nagugas ka, humihiwalay yung protein dun sa virus. So, nangyari, nahuhulog yung ano, yung protein, tapos yung virus, wala na siyang kwenta. So, hindi na siya magiging, kumbaga, inactivated na yung ano, no, yung virus. Ang nangyari naman po daw ngayon, 'di ba? Nahawakan mo yung virus nasa kamay mo. Hangga't hindi ka naghuhugas ng kamay o hindi mo tiyak na malinis ang kamay mo, huwag kang hawak sa mata, sa ilong, sa bibig. Dahil dun po nagsisimulang pumasok yung virus sa ating katawan. So, unang-unang nararamdaman ng mga pasyente po natin na mayroong COVID ay masakit ang ulo. Masakit ang ulo na parang daw mayroong sinusitis. So, gano'ng ano yun? Parang si ano, no? Si yung artista, si Christopher De Leon, di ba? Sinabi meron siyang ano siya, no? Na COVID si Christopher De Leon. Pero dito lamang, ayan, iniulat ng kanyang asawa na si Sandy Andalong ay si Boyet daw o si Christopher De Leon ay wala daw pong COVID. So, good news po yun. Pero nagpa-test siya kasi meron siyang nararamdaman. Noon pala, allergic rhinitis. The same as nararamdaman ng may COVID na parang masakit yung ulo dito daw. Kaya ayaw kahawakan mukha ko. Ayan, so dito daw masakit ang ulo sa bandang noo. So, yun nga. Ganun daw po nararamdaman. So, hanggat hindi po malinis yung kamay, huwag kamot ng mukha. Meron daw pong maninipis dyan na balat na pwedeng pasukan ng virus, lalo sa ilong. Huwag kakamutin yung ilong, huwag hawakan yung mata, lalo nang huwag susubo yung kamay nang hindi naghuhugas ng kamay. Kasi mas mabilis pumasok yung virus ano, pag sinubo mo yung kamay mo nang hindi naghuhugas. Ayan, may nanonood po sa atin. Binabati po natin si Pediclelo Panadero. Magandang hapon daw. Si Marlene Villaforte Pabulayan. Good afternoon daw. Ayan, si Remy De La Cruz. Magandang tanghali daw. Kumusta ko lang daw ang kanyang mga anak sa Bungabon. Huwag silang lumabas ng bahay. Ayan. Binabati po ang family fiesta. Ayan, buhat po yan kay Remy De La Cruz. Ayan, bilin ng iyong nanay. Sa mga anak, huwag daw kayo lalabas ng bahay. Ayan, so ayun nga, no? Tama naman yun. Yung mga anak ko din, sabi ko, gusto nila lumabas sa Ate Edna. Gustong bumili sa tindahan. Sabi ko, kaya ako bumibili ng pagkain sa bahay para hindi na kayo lalabas. Pero siguro dahil gusto, no, minsan lumabas si Lucas. At tinakot ko. Ayun, so kailangan takutin yung mga bata na huwag lumabas para ano, kasi yung ano, virus ganun. Sabihin po natin para hindi lalabas yung mga bata. Pero kung nakikita naman mismo yung mga magulang eh nasa labas, igagayahin kayo niyan. 'Di ba? Lalo na yung mga bata, ayaw pong nag-stay ng bahay, ayaw natutulog sa bahay. Ayan, gusto niyan lumabas. Ito nga po, no, yung sabi nga, ito ha, nabasa ko lang din sa social media, pero ito po ay nasa Bible. Totoo ito. Isaiah 26, verse 20, chapter 26, verse 20. Go home, sabi po ng Diyos, my people, and lock your doors. Hide yourselves for a while until the Lord's anger has passed. Yun po ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 26, verse 20. Ayan, umuwi kayo, sabi ng Diyos, idlock ang inyong mga pintuan. At magtago kayo hanggang sa ang galit ng Diyos ay lumipas. Ayun, parang ganito rin yun, no? Nakita naman natin, halos lahat nakalimot sa Diyos. May time nga rin ako kung minsan parang, yun nga, kasalanan ko dun sa Diyos. Yung kung minsan, pag inaantok na ako, tinatamad na akong magdasal, di ba? Matutulog ka na lang, antok ka na eh. De, bukas na lang ako magdadasal, Lord. Bukas na lang. Pag gising mo na umaga, kaping-kapi ka na, nakalimutan mo magdasal. Yung kung minsan, nagagawa ko yun, Ate Edna. Kung minsan kakain dahil masarap yung pagkain, nakalimutan ko lang mag-thank you, Lord. Kahit thank you, Lord, nakakalimutan ko rin. Kung minsan, merong blessing. Ay, tinawagan ko na yung asawa ko. Ay, ganito. Tapos nakalimutan ko rin na, ay, Lord, thank you pala. Ikaw palang may gawa nun. Sa'yo nang galing ang lahat. Yun po, lahat tayo nakakalimut po sa Diyos. Aminin natin sa hindi. Ayan, pera na lang siguro talaga yung mga pastor natin dahil talagang Bible talaga binabasa nila. Pero tayo,
Ayun si ate. Ikaw, Ate Edna, nakakalimot ka rin. Kakalimutan mo, di ba? Nung minsan naalala ko lang, ay, ang sarap ng ulam, pero bago kakain. Thank you, Lord, masarap ang ulam. Kasi naisip ko yung iba siguro, baka katulad ng pamangkin ko, tumawag, ulam na lang namin, noodles, sabing ganun. O, tas naalala ko, buti pala, nakabila ko ng chicken, pinirito ko. Kaya sabi ko, thank you, Lord, sa pagkain, bless mo po yung food na ito. Pero halos kadalasan, kung isang libong beses akong nagkumain, siguro nagpasalamat ako kay Lord, baka 10 beses lang. Totoo yun. Oo, although ako minsan parang ano ako, di ba, para kung mahilig ako sa Bible verse, mahilig akong, alam mo na, yung laging sinasabi ko, para sa Diyos, para sa Diyos. Pero kung minsan, pagkakain ako ate, nakakalimutan ko talagang mag-thank you. Katulad kanina, nananghalian ako, hindi ko nasabi, thank you Lord. May baon ako, may pagkain ako, may bigas kami. Yun, marami pong nakakalimot sa Panginoon, maraming nakakalimot sa Diyos. Sa totoo lang. Ayan, kung minsan, ayain mo mag-Bible study. Salimbawa, hindi naman dito sa atin ha. Ayaw, mas maraming time na ano, manunod kasi ako ng ano, ng showtime eh, kung ano-anong pinapanood, no, no. Kasi aalis kasi nag-Facebook pala, no. Ayun, so, siguro ito, panahon na ng ano, nagpapaalala ang Diyos sa atin. So, marami nakakalimot. Siguro lalo na yung, di naman natin singisisi yung bansang Italy, no. Ngayon, ang dami-dami pong namamatay sa kanila dahil sa ano. Pero sabi nga, ito, natutuwa ako. Siguro dahil iniisip natin, di ba, ang Italy, land of ano, yung mga daming turismo. Tapos, ang gawa nila doon, puro mga bilihan ng mga mamahaling mga gamit, mga bags, ganun. Fashion house, andun sa Italy, sa Europe. Ayun, mga babae, mahilig na talaga sa fashion, mahilig na sa lahat ng mga material na bagay nasa atin na nasa isip na natin. Ganun din po sa ibang bansa, lalo na dun, no? Mga mamahaling bag, mahaling condominium, ganun, mga alahas. Yun ang mga nasa isip ng tao, pero nakakalimutan po ang Diyos. Pero nito lang, natuwa po ako sa lumabas na balita. Sabi po ng Italian Prime Minister, ano ba to, si Giuseppe Conte, ayun, kung tama ba ang aking pag-pronounce sa kanyang pangalan. Ang sabi po niya, we have lost control. We have killed the epidemic physically and mentally. Can't understand what more we can do. All solutions are exhausted on ground. Our only hope remains up in the sky. God rescue your people. Yun po ang sabi ng Italian Prime Minister. Sa totoo lang, wala tayo pong ibang kakapitan sa panahong ito, kundi ang Panginoon natin, no? Ayun, so ito po, Prime Minister ito ng Italy, pero sinabi niya yon na ang tangi nating hope ngayong panahon ito yung ating Panginoon. So, totoo lang, kasi ito sabi nung ano, no, yan, naiyak ako tuloy, Ate Edna. Ayun, no, sabi, kasi itong Prime Minister na ito, sabi niya, we have lost it on earth. We now seek mercy from the sky. Hindi natin kaya to, so